Hi guys, itong video na to ay ituturo ko sa inyo yung sikreto na na-discover ko. Guys, ito kumita ako ng 75 or 73,000 in just 2 to 3 hours dito sa strategy na to. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nangyari yon. And later guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung exact na ginawa ko kung bakit ako kumita ng katulad nito. So ngayon guys, ito po yung ating bumili ako ng isang crypto na ang pangalan ay RAD. Versus USDT, ito ay October 7 to at ang oras ay 12:12. Bumili ako nito. So nakikita nyo, buy, bumili ako at ang price niya is 16.3455. Kita nyo yan? At ang total na ibinili ko is $2,803. Meron siyang fee. So nakabili ako ng 171.4878. Yan po yung nabili ko na RAD dito sa crypto na to. And then 12. And kapag sinabing 15, yan ay 3 p.m. After 2 to 3 hours, sabi na lang natin 3 hours, price is nag-pump ng 25. Mamaya malalaman nyo bakit siya nag-pump at bakit ako bakit ko nalaman na magpa-pump. Yan, mamaya malalaman natin yan. So for 3 hours, sabi na lang natin 3 hours. So the same, binenta ko siya ng 171. Hindi na exact kasi meron siyang dust. So okay lang yan. Pero yung price niya na is 171 yung nabenta ko, pero yung price niya na is $4,278. Meron siyang fee na $8, which is 400 pesos. Alright, okay pa rin yan. Kung kukwentahin natin yan, tingnan natin sa calculator. So ngayon, kukwentahin natin yung presyo niya, yung nabenta ko is 200. Yan yung presyo ng nabenta ko na. So less natin yung dun sa aking puhunan, na ang puhunan ko is 2803. Ayan, 2803. Ito yung profit ko for 3 hours, $1,475. Kung i-compute natin yan sa 50 pesos, lumalabas, kumita ako ng 73,750. So, ibabalik natin muna yung 1,475 para makita nyo kung ilang percent yon. 147. I-divide natin yan sa aking 2,803 na puhunan. 2,803. Makikita nyo, so, kumita tayo ng 52.62%. Okay? So, in just 3 hours, yung capital ko kumita ng 52.63%. Now, my question is, are you interested na malaman kung ano yung ginawa ko? Kung interesado ka, panoorin mo yung buo yung video kasi detalyado kong ituturo sa inyo ngayon kung ano yung exact na ginawa ko, kung bakit ako kumita ng katulad nito in just 3 hours. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung maganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung hit nyo na po yung like, i-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, wag na nating patagalin. Let's go! Okay guys, so bakit kailangan panoorin yung video na to? Una guys, you can earn 30% to 300% or 500% in just 2 to 3 hours. Potential po yan. So, yung aking sample guys ay 50% in just 3 hours. So, naglalaro yan yung pwede nyong kitain. Kaya dapat panoorin mo yung video na to. Huwag ka mag-i-skip. Importante to guys. Okay? So, dapat nga sana ito ay paid course na ituturo ko. Pero, I will give it for free. Number 2, syempre hindi ito libre. Wala ho tayong ititrade kung wala kang pera. So, you need a capital. So, you can start as low as $10. Pataas na po yan. Kung magkano po yung kaya nyo. Okay, $10, pwede na po yan. Number 3, you need a Facebook account. Dapat meron po kayong Facebook account na active. Yan yung requirements natin. Number 4, dapat po ay ifa-follow po natin yung Binance page. Later, ituturo ko naman sa inyo. So, ito ay step by step na gagawin natin. Number 5, magkaroon kayo ng account ng sa apat na to. So, pwede po Huobi, Gate.io, MEXC, Bitmart. Lahat ng mga website niya, nandyan sa description, hanapin niyo po yan. Or ituturo ko rin sa inyo later para makita niyo yung strategy na gagawin natin. And number 6, kailangan po natin Coin Market Cap.
Okay, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yung proseso. Yung coin market cap, ay libre naman po yan. Wala pong bayad kahit itong apat na to. Okay, yung number 6 or number 5, yung apat na yan, libre po yung pagsasign up. Gamitin nyo po yung link natin para mas madali nyo pong maka-access sa website. And number 7, meron kang set na goal income. Dapat meron ka yan. Okay, kasi ang gusto mo sana, baka gusto mo lang is 100%, pwede po yan. Kasi pag hindi nakaset yan, mawawala agad din yan. So, tapos dapat ay meron kang GCash or coins.ph. Kasi dyan natin ipapasok or meron kang bank account. Dyan natin ipapasok yung pera papunta dun sa mga crypto wallet para ma-trade. Kaya yan po yung requirements natin dito sa tutorial na to. Ngayon, kumpleto ka na. Ituturo ko sa inyo yung step by step na ginawa ko. Yung mismong ginawa ko na pwede nyo ring gawin. Okay? Ito na po yung mismong tutorial. So guys, ito na po yung una nating gagawin. Dapat po na follow nyo po yung page ng Binance. Ito po yung mismong Binance na to. Wala pong ibang nakasulat. Dapat Binance lang. At meron siyang 711,000 like. So ano ba yung ginawa ko kung bakit ako kumita ng yun, malaki? Una guys, ito. Dito si Binance, ang ginagawa niya ay, okay, so i-click natin yan. So dito sila nag-a-update. Okay? Nag-a-update si Binance dito ng mga may ililista sa kanilang platform. Dito sila nag-a-update. Pwede rin siguro sa Twitter or pwede rin po kayo mismo, pwede nyo pong in-email din kayo kung followers kayo sa email nila, email list nila. Dito, ang ginawa ko noon, so nakita ko, maglalagay sila dyan ng magpa-plus dun sa Facebook mo kung naka-like ka. So kung naka-like ka dyan, magpa-plus yan sa mga bago nilang ililista or list. So dito guys, nung una, nung nakita ko yung RAT, okay, so October 17 yon. So guys, ito po yung lumabas. Okay, nakita ko, Binance will list Radical, RAD. Okay, so ano yung next step ng ginawa ko nung nakita ko yung post ni Binance sa kanilang page? Nakita ko sa aking timeline yan, lumabas yan kasi nag-like nga ako sa kanya, lumalabas yung mga update nila. So ang next thing na ginawa ko ay pumunta ako sa CoinMarketCap. So dito pumunta ako sa CoinMarketCap.com. Okay, at ang ginawa ko ay sinearch ko siya. Okay, so tinype ko yan dito. Tinype ko yung RAD dito at lumabas siya dito. And sinelect natin. So ang ginawa ko, pumunta ako dito. So, di ba bumaba na siya? Kasi dati nag-25 yan eh. Bakit siya tumaas ng ganun? Dito sa baba, okay, pinakita ko na sa inyo yung step by step na ginagawa ko. Pumunta ako dito sa pinakamababang parte niya. Hinanap ko kung saan siya listed. Dati kasi, di ba, wala pa siya sa Binance that time. Wala pa siya sa Binance. Pero, listed siya sa Huobi, sa Uniswap, at saka sa Coinbase. So, wala pa siya sa Binance before. Ang ginawa ko, meron pala sa Huobi. So, ang next step na gagawin natin is, hanap tayo or mag-create na tayo ng account sa apat na to. So, mag-create ka ng account sa Huobi. Pwede ka mag-create ng account sa Huobi. Meron akong tutorial yan, how to create account in Huobi Global. Meron akong step by step na gagawin. Or i-click mo na lang yung link para madali. Gumawa rin ako ng gate.io kasi minsan meron dito sa gate.io. Meron din sa MEXC Global yung mga crypto na lumalabas bago sa Binance. At pwede rin sa Bitmart, pwede rin kayong mag-create niyan. Okay? So ilalagay ko yung link ng mga to para makapag-create kayo at ma-update ko kayo. Okay? Para ma-update ko kayo kung ano yung gagawin nyo. Okay? Kasi kung wala kayong account, wala kayong link dito, eh mas madali kung meron na kayo agad. Okay? So kung meron na, halimbawa meron na, alam nyo na. So dito guys, yung mga lumalabas dito kay before sa Binance, listed na siya sa ibang platform katulad ni Gate.io, MEXC, Bitmart, at saka iba't iba pa. Pero yan yung pinaka-top na alternative na crypto exchange na legit naman. Okay? So, alternative yan. So, yung ginawa ko, pumunta na ako sa Huobi Global. So, ang next step na gagawin mo, okay, so dapat meron kang GCash. Kung may pera ka, kung wala pa sana sa crypto, punta ka sa GCash mo, mag-convert ka or bibili ka ng USDT or pwede rin crypto na agad. Pwede tayong makabili sa coins.ph para maging XRP papunta dun sa pwede dito sa Gate.io mismo or Huobi or depende sa
kung anong crypto may available yon. So, ang ginawa ko, meron ako sa Binance, meron ako account sa Binance, nag-transfer ako dito sa Huobi Global. Yan ang pera. So, ng $2,803, nag-transfer ako dito. Ang ginawa ko, yung pagta-transfer is USDT, papunta dito, USDT rin. So, ang ginawa ko ay, nag-deposit lang ako ng USDT. From my Binance, direkta na dito sa Huobi Global. 50 pesos lang po yung transaction fee doon. So, 50 pesos lang yung expenses ko doon. Okay? So, ang nangyari, okay, so ang ginawa ko, bumili ako agad. Available siya noon eh. So, dito, nilagay ko na lang sa spot trading pala mas mabilis. Click mo yung exchange. So, ito ay Huobi ah. Sa Gate.io, ganun din. Meron naman akong tutorial kung paano. Dito, tinype ko yung RAD para alam nyo yung ginawa ko. Okay? So, pwede nyo rin gawin to kung available ulit yung... I'm waiting yung next na ililist ni Binance. Usually, guys, si Binance ngayon is nagwi-weekly siya. Every week, meron siyang bagong list. So, dito, tinype ko yung RAD. Sinurse ko dito. At dito na ako bumili. So, bumili ako. So, tingnan natin yung kwan ng RAD. Diba, ito yun o. Kung bakit nag-pump yan, from 16 ako nakabili. Medyo late na nga ako eh. Kung 7 sana, di mas malaki. Nag-pump yan kasi nag-listed siya sa Binance. Bakit lumalaki kapag nakalisted kay Binance? Alam nyo ba guys na si Binance ang may pinakamaraming traders na nag-sign up at nag-trade. At number 1 sila sa trading. Okay? Kaya, bago siya lumabas, sigurado maraming mga traders ang bibili. Kaya lumaki ng lumaki yung price niya. Okay? So ngayon, nag-pump siya, nag-dump din. Pero ako, hindi ko na hinintay ng ganyan. Kaya 2 to 3 hours, imo-monitor mo na siya sa Huobi. Imo-monitor mo na siya. Dito ako nakabili, 16. San ba yung 16 dito? Okay, sa 16 ako nakabili, nag-pump siya. Nung nag-list na siya sa Binance, nag-pump. Eh, nag-tipi na ako ng okay na sa akin yung 50%. Pero, kung sinunod ko sana yung 29, eh, mas malaki pa sana, pero medyo risky na. Okay na sa akin yung 50 to 100%. Sa 3 hours, okay na sa akin. So, I'm waiting ulit yung next na listing ni Binance. Or, pwede rin yung halimbawa, okay, si Huobi, kung meron kang alam na ililist ni Huobi, pwede rin yun guys. Bago ilist ni Huobi, hanap ka sa ibang platform at bili ka rin. Ganun lang yung strategy na ginawa ko dito. Napakadaling sundan, napakadaling gawin. Ngayon, pag-aralan nyo kung mag-sign up na po kayo dito at i-verify nyo lang po yung account nyo sa Gate.io, sa MEXC, sa Bitmart. Meron akong link dyan sa description. Click nyo lang po at mag-create na kayo ng account agad. Yung strategy na to is 100% effective. Effective na po yan. Ginawa ko na yan. Proven na yan. Bago siya lumabas sa Binance. Sa Huobi Global, mas maliit yung traders. Pero pwede rin. Bago lumabas sa Huobi Global, okay, so pwede rin silang bumili ka sa mas maliliit na crypto at magpapump yan. Huwag nyo nang hintay ng one day. 2 to 3 hours lang. Okay na yan. Tingnan nyo kung na-listed na siya sa Binance, then wait for 2 to 3 hours, then iset nyo nga yung TP na gusto nyo or goal nyo na income. Hindi kayo maipit. Yung iba, pag dito na sila magbenta, ipit na sila, lugi pa. Diyan ako buong nakabili, oh, 16. Nag-pump yan. Hanggang 29. Noong 26, 25, nakabenta na ako. Okay na. Profit na. Alright? So, simple lang yung tutorial na to. Okay? So, sana masusundan nyo. So, darating, gagawa ako ng Telegram nito, guys. Hanapin nyo po dyan sa description yung Telegram na yon para lahat tayo ng katulad nitong strategy magkaroon tayo ng parang forum or group. So, baka hindi pa ako makakagawa agad. Pero hintay-hintay nyo lang, ilalagay ko po yung link ng Telegram dyan para dyan tayo mag-usap-usap. Yung mga ganit, etong strategy na natutunan ko. Okay? So, ito lang yung aking may share in this video. Sana nagustuhan nyo at sana nasundan nyo yung strategy na yan. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye!